Refreshing sa araw na itong mga karipat, medyo makulimlim po ngayon dito sa quarantine facility dito sa Davao. Halos araw-araw dito umuulan po. Actually every night hindi na po ako nag-aircon kasi napakalamig talaga ngayon kasi papunta na sa December, diba? So shout out nga pala sa lahat ng mga Pilipino na nag-a-apply dyan sa repatriation sa Middle, lalo na sa Middle East, kasi maraming mga Pilipino dyan. Kasi kami dati, naghintay din kami. Almost 2 buwan din ang hinintay ko dito sa repatriation na to. Kaya kailangan pagtitiis at iwala lang sa gobyerno natin hanggat meron pang pandemic. Itong repatriation na to, I believe na hindi talaga ito mawawala. Kasi yun na, hindi pa normal. So therefore, wala pong commercial flight. So mayroon ng flight na tinatawag na bayanihan flight. So how come na may ibang mga Pilipino maka-afford? Kasi napakamahal na ticket po. So hindi talaga normal. So shout out nga pala sa mga kasama ko sa flight na noong August 24 flight. Tingnan ko muna yung flight number. Ito po yung flight number namin noong August 24 from Abu Dhabi. Philippine Airline XH8625. So more than mga 300 plus ata kami mga Pilipino na mga distress. So sa mga kababayan na nandito po sa quarantine facility ng Sida Hotel ng Davao City, so shout out po sa inyong lahat. So mayroon akong babanggiting mga pangalan pero hindi po lahat. Ito po sa grupo. Ayan. Shout out nga pala kay shout out sa inyong lahat kay Gimar Kilas, room number 5 po to. Kay Bilano, Jason, Juni Nilda, Sarno, Odeniza, kay Dali, kay Army Rigor, kay Warner Noyad, kay Rafael Pais, Marilyn Panganiban, kay Genevieve Noida, at kay kay Jisrael, magkasamahan natin yan, kay Ma Russell Dominguez, kano-ano kaya ito ni Mix Dominguez, kay Christian Mendoza, Marilyn Panganiban, kay Yu, meron to ang pangalan niya dito sa group chat namin, Yu. Kay Emerson Palad Arroyo, kay Luning Ning Sayo Cordero. So hindi ko po ma-shout out ang lahat ng mga kasama ko dito sa hotel na to, pero napakarami kasi, so pasensya na po kasi kailangan na maikli lang po itong vlog natin. So ngayon lang, enjoy lang tayo para hindi tayo maboring dito sa quarantine facility. So minsan, isipan natin, lulundag na lang dito, di ba? Para makatakas tayo dito. Baka hindi tayo mamatay sa COVID, pero namatay tayo. OFW, lumundag sa quarantine facility, patay. So di ba, huwag po natin gagawin yan. So, relax lang tayo. Kung anong gagawin natin, magsumba, mag-exercise. So ang ginagawa ko, ito po yung pampalipas oras ko, gawa ng video. So exercise every day. So yun lang po. Tapos konti tawag sa mga relatives para yung stress ng isip natin mawawala siya. So ganun po. So ngayon ituturo ko po lalo na yung mga kababayan natin na doon pa sa UAE na nag-apply ng repatriation, ipakita ko po sa inyo yung mga amenities na sa loob ng hotel. So yun po ang content ng video na to. So ipapakita ko po isa-isa, pero hindi po kasama yung mga amenities sa labas, yung mga pool, yung mga gym, kasi bawal po lumabas. Silip lang dyan sa pinto, pero lumabas bawal. Yung mga pagkain namin dito, iniiwan lang sa pinto. Pag
nagdo-doorbell sila, pagkatapos, yun na, kukunin namin yung pagkain. Pero pag lumabas ka, bawal po kasi may mga nakatambay na mga polis na pag lumabag ka sa quarantine rules dito sa Sida Hotel, talagang hulihin po tayo. So sumunod lang po tayo sa batas para na, para maging safe tayo. So hanggang dito na lang po, mga karipat. So, ano na lang, siyam na araw na lang, sa kunting test na lang, makikita nyo na ang inyong mga pamilya. So hanggang dito na lang po. Walis tayo kasi wala kasing bawal kasi yung janitor dito pumasok, kaya nag-request na lang ako ng walis, ako na lang magwalis. Ito naman yung toilet nila. Ayan. Ganito kahitik yung hotel na to. Pag tinanggal mo itong card na to, automatic yung electric power dito sa room, mamamatay siya pag tinanggal mo siya, pag ganun. So wag natin tanggalin kasi mag-burn out tayo dito ngayon. Wala akong masabi. Ayun, no?